sawa ka na ba sa paulit-ulit mong binabaon? Gusto mo yung iba naman? Naku, tamang-tama. Sobrang dali lang nitong recipe natin for today. Sobrang sarap pa talaga namang mabubusog ka. Naku, don't worry. Hindi mo kailangan dito ng oven. At pwedeng-pwede din ito sa handaan. Kaya naman tara, let's go! Complete meal na nga ito, kaya naman sobrang feeling masasatisfy na ang iyong tummy. Simulan natin sa carbs. Magluluto muna ako ng kanin gamit itong aming rice cooker na nabili ko lang sa Shopee. Sobrang dali lang niyang gamitin, multifunctional din kasi may kasama na din siyang steamer. Pwede kang mag-steam ng gulay habang nagsasaing ka. Siyempre, hugasan muna natin yung bigas. Ilang beses kayo maghugas ng bigas? Ako mga 2 to 3 times. Natanggal. Okay, it's the husband's problem. At dahil nga medyo murang version ito, kaya naman canned tuna ang gagamitin natin. Medyo mura pero masarap. Kaya naman pwedeng-pwede sa handaan. Aba naku, pwede mo ding pambenta. Junin ko lang maigi yung tuna gamit yung salaan. By the way, dalawang lata pala yung ginamit ko. Depende sa kung gano'ng karaming gagawin niyo. Sa bawag niyong itapon, pwede niyo yung ilagay sa rice. Or ipansahog sa gulay, ginasang repolyo, ganun. Then yung tuna flakes, iinitin ko yan. Gamit ang aming microwave. Kung wala kayong microwave, pwede naman sa inyong kalan. Igisa niyo lang sa inyong kawali. Kaya initin niyo lang. Next ay itong imitation crab sticks. Kung talagang gusto niyo na super budget-friendly, pwedeng canned tuna na lang. Actually, marami naman talagang pwedeng ilagay. Along the way, magsasuggest tayo ng mga pwede niyo pang gamitin, alternative and substitute, or kung ano yung mga optional. Kayong bahala kung anong gusto niyong brand, ito yung gamit ko ngayon. Hindi to sponsored Ichiban, Bekenmen. Paramdam ka naman. O diba, complete meal talaga, meron pa tayong vegetable and fruit. Kinwarter ko lang yung cucumber and then alisin ko yung nasa gitna. Tapos babalikan natin yan mamaya. Slice ko lang muna tong mangoes. Ayan, para malinis yung pagkakakuha natin sa mangga, gagamitan natin yan ng baso. Hiwain ko lang siya ng maliliit, hindi ko na napantay-pantay, pero mas maganda, mas liitan nyo pa. At para mas mabilis, gagamitin ko itong aking multifunctional vegetable slicer. Multifunctional kasi madami na siyang type ng slicer na pwede nyong gamitin. Link pinapost ko sa description box or sa comment section. Pantay-pantay pa yung nipis ng pagkakaslice dun sa aking cucumber. O diba, ang dali lang niyang gamitin pagkatapos. Sa isang bowl, paghahalo-haloin ko lang yung canned tuna, imitation crab sticks and cucumber. Maglalagay lang ako ng konting mangoes kasi yung iba, ipang tatoppings ko mamaya para mas magandang tingnan. At mayonnaise. Pwede kayong gumamit ng kahit na anong mayonnaise pero Japanese mayo yung gagamitin ko kasi mas malasa siya. Maglalagay lang ako ng pampalasa, asin at paminta. At ito optional kung gusto niyong medyo may kick ng spice pero hindi naman maanghang dahil wasabi naman ito. Hindi siya yung maanghang na talagang nagtatagal dun sa dila. Haluin lamang mabuti at ayan, meron ka ng salad. Charot. Tinikman ko guys, napakasarap niya. Pwede kayong maglagay ng konting sugar or honey. Tumunog na nga yung aking rice cooker, so luto na yung aking kanin, kaya naman isi-season na natin yung ating rice. Pwede kayong gumamit ng mirin or ng rice wine, pero ito brown rice vinegar ang gagamitin ko. Kung wala, pwedeng kung ano yung gamit yung vinegar dyan sa bag. Tansya-tansya lang, i-adjust nyo na lang at iayon sa inyong panla. Sesame oil na konti na lang yung nalagay ko kasi nilanggam na. Salt and pepper, kung meron kayong furikake, pwede kayong maglagay. Ako nakalimutan ko, kaya dun sa pang last batch ko na lang ginamit at pang topping. Hinalo ko lang maigi yung rice para pagsubo natin hindi yung buo-buong asin ang makakain natin. Importante, sarap din yung pagkakatimpla nyo sa inyong kanin, well seasoned. Ito, para sa pang last layer, maglalagay tayo ng cheese. Yung cheese na gagamitin nyo, depende kung anong trip nyo at kung anong kaya ng budget. Paghahaloin ko itong mozzarella at quick melt cheese. Gagadgarin ko lang para mas madali siyang matunaw mamaya. Don't worry, yung complete list of ingredients pinopost ko sa description box or sa comment section. Check nyo na lang. Ayan, ready na tayo mag-assemble. Meron tayong 3 layers. Yung ating rice, yung ating tuna mayo mix, nilagyan din natin ng crab sticks, at yung ating cheese. Ito pala yung pan na paglalagyan. Pwede siya sa oven, pwede siya sa kawali, hindi lang siya pwede sa microwave. Tamang-tama kung gusto nyo pang penta, pang handaan, okay din siyang panglagyan. Meron din siyang takip. Mas mababaw to kumpara dun sa mga loaf pan or sa pinagbibake natin ng banana bread. Pwede din naman sa kahit anong baking dish nyo, basta yung pwedeng makastand ng heat kasi mamaya painitin natin yan sa kawali. First layer natin ay yung rice, yung ating seasoned rice. Spread lang natin maigi dito sa pan. Second layer natin ay yung ating tuna mayo mix. At yung next layer ay yung cheese. Ito yung ating pang fourth layer. Meron pa palang fourth layer. No? Optional to. Pwede kayong maglagay ng mga pambutbut at yung mga toppings na mango and cucumber na hiniwa-hiwa natin kanina. Pero pang dulo pa yon pag natunaw na yung cheese. Mamaya makikita nyo. Ito yung furikake guys. Basically, mixture siya ng nori, toasted sesame seeds, salt, sugar. So, pwede siyang i-DIY kung meron kayo dyang nori sheets. Kung gusto nyo lang naman may pang toppings or pang budbud. Marami itong flavor at nabibili siya sa mga suking grocery stores. Ito ang sarap niya ipang budbud sa kanin. Yun na yung ulam mo. Tapos, ayun na. Mapapawi na ang gutom mo. Ayan, na-assemble na natin. At dami ko palang nagawa, by the way. Ito nga, magpapainit lang ako ng kawali. Tinatakpan ko siya ng tissue para hindi makascape yung steam or yung init. Para mas madaling matunaw yung cheese, maglalagay ako ng hot water.
Hot na yung nilagay ko para shortcut. And then maglalagay ako nitong rack para mailagay ko sa ibabaw yung ating mga aluminum foil. Takpan and check nyo lang from time to time kung natunaw na ba yung cheese. Pagkatapos, hanguin nyo na sa kahirapan. Tatapusin ko lang to guys and I will be right back para dun sa ating toppings. Ito pala yung Japanese mayo. Reduced fat yung binibili ko. Ito transfer ko lang siya dito sa nabili kong lalagyan para mas maganda kapag drizzle natin mamaya on top. Maglalagay lang ako nung tinatirang mangoes kanina at yung cucumber para mas maganda siyang tingnan. Pagkatapos, ito na yung Japanese mayo, ilalagay lang natin sa ibabaw. O, diba ang ganda niyang tingnan? Itong mango optional to pero gusto kong maglagay kasi gusto ko yung may manamis-namis nung may konting asim dito sa aking sushi bake. At the same time, para colorful. Kung gusto nyong may yellow pero wala kayong mango, pwede kayong maglagay ng corn. Tapos ito pala yung ating Korean seasoned seaweeds. Ito kailangan natin to. Kasi dito natin ilalagay yung sushi bake pag kinakain na natin. Para naman talagang feel natin. Ayan, first bite muna tayo. Naku guys, napakasarap. Kaya naman, i-try nyo na to. Pwedeng-pwede siyang pambaon, panghandaan, pang merienda. Napakadali lang gawin. Kaya naman, comment down below kung na-try nyo na. Kumusta ang inyong experience dito sa ating sushi bake na medyo tipid version. Medyo. Depende sa mga gagamitin yung ingredients. Yung sa akin naman ay nagsishare lang ako kung ano yung aking ginagawa. Ayan, kung gusto nyo na may wasabi, pwede kayong maglagay. Ayun lang guys, ako nga pa lang yung kusinerang ininyera. Jay Nix and Silvestre. See you in my next vlog. Mm.